Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay patungkol sa direct speech at indirect speech para sa pagtatanong. Napaka-importante po nito kasi bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Kunyari po, meron po kayong narinig na nagtanong. Okay, na ibang tao ha, ibang tao. May tinanong siya. Tapos po, yung kausap nyo, tinanong kayo. Anong tinanong niya? Siyempre, sasagutin nyo yun. Okay? At sa English. Para mas masabi nyo yun, yung ginawang tanong nung napakinggan nyo, dapat alam nyo po itong direct speech at indirect speech para sa pagtatanong. Kasi may batas po para may paalam nyo sa kausap nyo sa English yung tanong na narinig mo at gusto mong sabihin sa kausap mo. Okay po? So, napaka-importante po nitong lesson natin ngayon. Kaya sana po tapusin nyo para wala na po kayong agam-agam pag nangyari sa inyo yung sitwasyon na kung saan ay yung tanong ay gagawin yung indirect speech. Okay? Kasi kaya nyo gagawin indirect speech para ipaalam doon sa kausap nyo yung narinig nyong tanong na mula sa ibang tao. Okay po? Okay, dito na po tayo sa direct speech. Ito ang tanong na narinig mo sa ibang tao o mula mismo sa iyo. Okay? So, ito po ang aking halimbawa para dyan. Ang binigay ko nga pala pong halimbawa ay itong yes or no question. Ibig sabihin ng yes or no question, yung tanong, maaaring sagutin mo lang ng oo o hindi, ayos na. Maintindihan ka na nung nagtanong sa iyo. Okay? Yun po yun. So, ito po. Yung letter A natin, is he driving? Nagmamaneho ba siya? Yun yung sabi ni Pong na narinig ko. Okay? Bali, ang sitwasyon natin dyan, nasa utak ko pa lang yung tanong na narinig ko pero hindi ko pa ipinapaalam dun sa kausap ko. Okay po? Ito naman sa letter B, ako mismo ang nagsabi nito. Do you remember me? Ang sitwasyon naman po dito, tinanong ko yung kausap ko pero hindi niya masyadong narinig. Okay? At dahil sa hindi niya masyadong marinig, pag yun ay tinanong niya ulit tapos sinagot ko, indirect speech na yun, hindi na direct speech. Okay? So, ang sitwasyon dito sa tanong ko na do you remember me, tinanong ko siya. Okay? Kung saan ay pag hindi niya yun sinagot o kaya sinabi niya, makikiulit ng tanong mo, kailangan na natin ng tulong ng indirect speech. Yung direct speech, gagawin nating indirect speech para masabi sa kanya o doon sa ating kausap ng tama yung ating narinig na tanong o yung mismong o yung tanong na mismong galing sa atin. Okay po? So ngayon, gawin po natin itong direct speech. Gagawin nating indirect speech na. Okay, kunyari gusto niyo nang ipaalam yung narinig niyong tanong o katatanong niyo pa lang. At ito nga pala, itong indirect speech, sasabihin mo sa kausap mo yung narinig mong tanong mula sa ibang tao. Diba? Yun po yun. O kaya, sasabihin mo sa kausap mo yung katatanong mo pa lang na hindi niya masyadong narinig kaya tinatanong ka niya kung ano bang tinanong mo o kung anong sinabi mo. Okay? Yun po yun. So, dito muna tayo sa letter A. Is he driving? Yun yung narinig mo mula kay Pong at sasabihin mo sa kausap mo. At pag ginawa natin yan indirect speech, ganito na po ang resulta. As if he was driving. O kaya, Pong asked whether he was driving. Tanong ni Pong kung siya ay nagmamaneho. Okay? So, yan po yung letter A. Dito sa letter B, ito po. You remember me? Naaalala mo
pa ako. Pag ginawa natin yung indirect speech, ganito na po ang resulta. I asked if she remembered me. Tanong ko kung naalala niya pa ako. Yan po. So, hindi po kayo makagawa ng ganitong klaseng sentence para sa indirect speech kung hindi nyo po alam yung batas ng indirect speech. Yung tanong na mula sa direct speech, gagawin yung indirect speech. Kaya dapat alam nyo po yung batas. So, para makagawa po kayo ng ganito, dito na po tayo sa batas na kung saan ay malalaman natin yung tamang paggawa ng direct speech na tanong, na kung saan yung direct speech na tanong ay ang uri niya ay yes or no question. Gagawin natin indirect speech. Okay po. So, tara na po. Okay, ito na po. Batas sa paggawa ng indirect speech para sa direct speech na nagtatanong patungkol sa yes or no question. Okay? So, dito po muna tayo sa ating halimbawa. Are you a teacher? Ikaw ba ay isang guro? So, yan po yung gagawin nating indirect speech. At kung mapapansin nyo, itong ikaw ba ay isang guro, pwedeng ang sagot natin dyan ay oo o hindi. Kaya ang uri po nitong tanong na ito ay tinatawag na yes or no question. Okay? So, itong nagtanong, ang pangalan ay Claire. At yung tense po ng kanyang tanong o yung kung kailan nangyari ay present tense, pang ngayon. Okay? Tingnan nyo ha. Ngayon, susundin lang po natin yung format. Okay? At ginawan ko na kayo. So, yung number one po na salita na ilalagay nyo para sa indirect speech nyo, pag gagawin nyo ng indirect speech itong tanong na ito, are you a teacher? Gagawin natin indirect speech. Ito po, yung unang salita dapat ng indirect speech nyo. Taong pinagmulan ng tanong. Pwedeng noun o pronoun. So, di ba kasasabi ko lang, ang gumawa ng tanong na ito, ikaw ba ay isang guro, ay si Claire. So, pag sinabi nating noun, pwedeng pangalanan nyo. Claire, ang gagamitin natin. Yun, tinan nyo, indirect speech, Claire. Kung ayaw nyong pangalanan si Claire, pwede rin. Pronoun ang gagamitin nyo, ituturo nyo si Claire. At itinuro ko siya sa pamamagitan ng salitang niya. Itong niya. Tinuro ko lang yung tao gamit ang salitang niya. Okay? So, yun po yung pronoun, yung niya. Pag in English nyo, she. Okay? Kasi babae si Claire. Ngayon, yung pangalawang salita na inyong gagamitin ay itong ask. A-S-K-E-D. Okay? Nasa Tagalog ay itong salitang tanong. Okay? Itong ask at tanong, sila ang magkatumbas. Okay? So, Claire ask. Tanong ni Claire. So, yan na po. Nakagawa na agad tayo, di ba? Yan yung mga makakasunod na salita. Okay? Sa pagbuo ng indirect question. Okay? Sumunod, ang ikatlo ay itong 3A. Ibig ko sabihin sa person ay gagamit kayo ng pronoun. Okay? Yung pronoun pong sinasabi ko ay dapat object pronoun. Maalin man sa me, him, her, them, o kaya us, o kaya you. Okay? Hindi po he, she, they, we, hindi po. Okay? Dapat object pronoun pag sa 3A. Pwede pong may 3A o kaya wala. Wala kayong ilalagay. Okay? Kunyari, katulad po nito ating halimbawa, wala po tayong 3A dito. Kasi po, kung mapapansin nyo, ang kasunod po ng as ay itong if.
At kung mapapansin nyo, yung if natin ay itong 3B. Nilagpasan natin yung 3A. Okay? So, maya-maya lang po makikita nyo yung halimbawa ko para sa 3A. Okay? So, yan. Clear as if. So, dito na po agad tayo sa 3B. If. O kaya whether. Pili na lang kayo dito. Alinman. Pero ang gamit na gamit po kasi itong if. Kaya laging if po yung gamit ko. Pero pwede rin po yung whether. Na pag tinagalog nyo ay kung. Okay? Ito pong number 4 ay kukunin natin doon sa tanong na narinig nyo. At ito yon, are you a teacher? So dito sa are you a teacher, ang sabi dito sa number 4, dapat iuuna nyo yung subject. Tapos isusunod nyo yung verb. So nasaan yung subject natin dito sa are you a teacher? Ang ating subject dyan ay itong you. So dapat iuna nyo yan. Kaya kung mapapansin nyo, ganito na ang nangyari pag naka-indirect speech. Pagkatapos ng if, edi syempre number 4 na. Tinan nyo, you ang ating isinunod. At ayun yun. Yan yung S o subject. Tapos isusunod daw natin yung verb. At yung verb po natin dyan ay itong are. Na ginawa natin sa indirect speech na were. At ang dahilan po ay ito. Okay po, ito po yung dahilan kung bakit yung are ay pinaltang ko ng were. Kasi meron din po tayong batas na dapat sundin pagdating po sa tense. Okay, ng direct speech at indirect speech. Pag ang ginamit mong tense sa direct speech ay present simple, katulad nitong is, are, o kaya am, pag ginawa mong indirect speech yan, yung is mapapalitan ng was. Yung are mapapalitan ng were. Ganun po yan. Kaya ang ibig ko lang sabihin, dapat tanda nyo rin po ito. Itong direct speech at saka indirect speech pagpatungkol sa tense. At kung gusto nyong mas maging magaling po patungkol dyan, yung kaalaman nyo, gumawa na rin po kasi ako ng direct speech at saka indirect speech patungkol sa declarative sentence. Kumbaga, hindi ka nagtatanong. Gumagawa ka lang ng statement. Kung gusto nyo maging magaling talaga sa direct at indirect speech, panuorin nyo po sana yon. Okay po? So, makikitandaan rin po ito. Okay? Tapos po, so alam nyo na ang dahilan kung bakit were ang ginamit natin para sa are, di ba? Syempre, kung mapapansin nyo, ang tanong natin, meron pang ibang salita. Ilalagay nyo na lang po yun, yung natira. At ito nga yun, a teacher o a teacher. A teacher. Clear as if you were a teacher o a teacher. Tanong ni Claire, kung ikaw ay isang guro. Ganun po yon. Okay? Tapos po, makikitandaan din po, napapaltan din po yung pronoun. Doon po sa loob ng number 4 po natin ng tanong. Katulad po nito, kung ang itinuturo niyong tao ay iba, okay, kunari, kasi, kunari, ito, tanong ni Claire, kung ikaw, kunari, ako yung kausap ni Claire, at yung ikaw, ako yung tinuturo. Pwede nating paltan yan ng iba kung hindi naman ako yung tinuturo. Okay, kunari, ibang tao. Kaya, pwedeng ganito mangyari. Claire as if he was. Okay? Ang ginamit kong verb o tense ay was kasi ang tamang kaparehan ng was ay itong he, hindi you. Kasi pag you, were. Okay? Itong he, was. Kung mapapansin nyo, yung you, pinaltang ko ng he. Na ang ibig sabihin ng he, siya. Depende po yan sa itinuturo nyong tao. Okay? Kung ako ba o yung ibang tao. Pag ako, hindi ang gamitin nyo ay
ikaw kasi tinuturo nyo ako. Pero pag ibang tao, edi siya, he ang gagamitin nyo. O kaya she, kung babae. Pag lalaki, he. Okay? May ganong senaryo. Kaya naglagay ako ng ganyan, parenthesis. Okay? Tanong ni Claire, kung siya ay isang guro. Claire asks, if he was a teacher. Okay? So, napapatan din po ang pronoun. Okay, dito naman po tayo sa baba kung saan ay nilagyan ko na ng 3A na person. Ibig sabihin niyan yung object pronoun. Na yung object pronoun ay alinman sa me, you, him, her, them, or us. At ang napili ko po ay itong me. Kaya lang po tayo naglalagay ng 3A para ipaalam natin sa kausap natin kung sino yung tinatanong noong tao. Okay? At dito, Claire asked me. Tanong ni Claire sa akin. So ang tinatanong ni Claire dyan ay ako. Kasi nakalagay dito sa akin. Tanong ni Claire sa akin. Okay? So, at kung mapapansin nyo naman, after ng 2 na as, 3A. Tinan nyo, ito yung as na 2, tapos yung 3A natin ay itong me. Okay? So, Claire asked me if he was a teacher. Tanong ni Claire sa akin kung siya ay isang guro. Itong sinabi dito na kung siya ay isang guro, tinatanong niya sa akin kung yung taong yon ay isang guro. Ganun po yung sitwasyon. Okay? Kung gusto niyong sabihin naman na patungkol sa akin na kung ako ba ay isang guro, syempre papaltan niyo itong siya, itong he. Papaltan niyo ng I, if I was a teacher. Kung ako ay isang guro, pwede rin po yon. So nakadepende na po yun sa sitwasyon. Okay, yung pagpapalit ng pronoun. Okay? At kung mapapansin nyo, itong are you a teacher are ang ginamit po. Di ba? Present simple. Pagdating dito, naging past. Okay? Tapos po, pwede nyo rin pangalanan yung 3A. Pwede nyo rin pangalanan ko na rin. Claire as Jesher. If he was a teacher. Tanong ni Claire kay Jesher kung siya ay isang guro. Pwede rin po yun. Okay? So ngayon, alam nyo na kung paano gumawa ng indirect speech para sa yes or no question natin. Okay? Ngayon, di ba kasasabi ko nga lang sa inyo, may iba't ibang uri ng pagtatanong. So, tapos na tayo sa yes or no. Ngayon, dito naman tayo sa WH question na pag gumamit kayo ng what, when, where, o why, o kaya how, WH question po yan. At meron pong batas ang indirect speech para dyan na dapat yung sundin. Iba sa yes or no question. Okay? Na dapat yung tandaan. Okay? So, ito po. Ito po muna tayo sa ating halimbawa para mas maintindihan nyo. Why are you excited? Bakit ikaw ay nasasabik? Sabi ni, tanong ni Donna. Okay? Si Donna nagtanong tapos naka-present simple. Siyempre, pag naka-present simple, pag ginawa nyo indirect, ano? Magiging past simple. Kaya nakalagay dito past. Okay, so yung unang salita nyo sa indirect speech ay itong taong pinagmulan ng tanong. Pwedeng noun o pronoun. Okay, sumunod ay yung as. Alam nyo na ha, ibig ko sabihin dyan. As, tapos sumunod ay yung 3A person o kaya wala. Tapos, ang ika-apat ay hindi na kayo gagamit ng if o whether. Pag naka WH question, kundi yung question word na alinman dito sa what, when, where, why, or how. Okay, yun po yun. So, tingnan natin. Hanggang dito lang po muna tayo sa number 4 para mas makita nyo. Tingnan nyo.
Donna us, me. So, yun yung 3A ha. Why? Tinan nyo, yung QW, yan yung number 4. Why? Ayun, yung why. Diba? Pagkatapos ng number 4, yung number 5 na, yung patungkol na sa tanong na why are you excited? Dito natin kukuhanin yung subject and verb. Dapat mas mauna yung subject, tapos susundan ng verb. Okay? Pagkatapos po noon, hindi siya question mark. Yung gagawin yung duluhan, kundi period. Okay? Yun po yun. Ganun ang gagawin yun. Ganun ang patas. Ha? Para sa WH question na naka-indirect speech. Kaya, ganito ang naging resulta. Donna asked me. Yan. Donna asked me why I was excited. Tinanong ako ni Donna, bakit ako nasasabik? Ayan. So, yan. Nakagawa na naman po tayo. At may parenthesis po dito kasi may pagkakataon din po kasi pwedeng hindi na natin ilagay yung 3A. Donna asked why I was excited. Kasi, kaya tinanggal ko yung me kasi ang pinag-uusapan o yung tinatanong ay patungkol din sa akin. Kaya, maski hindi natin ilagay yung me, alam pa rin noong taong kausap nyo kung para kanino yung tanong. Okay? So, kaya pwede nating tanggalin itong me. Okay? Yun po yung explanation para dyan. Tapos po, kaya po yung ating yes or no question at saka itong WH question, ang duluhan ay hindi na question mark kasi pag naka-indirect speech, hindi na po siya nagtatanong. Napaalam mo na lang yung kung anong tinanong niya. Kumbaga, ano na siya? Declarative na siya, hindi na siya interrogative. Nagiging declarative. Okay po? Ngayon po, dito pa rin tayo sa WH question. Pero, sasamahan natin ng auxiliary verb na do. Okay? Kalimitan po kasi, pag sinamahan natin ng do, yung ating WH question, ang ibig lang sabihin ng do ay inilagay natin siya para yung sentence natin ay maging tanong. Okay? Yun ang tatandaan nyo. At dahil nga po, kapapaliwanag ko lang kanina, pag sinabi nating indirect speech, hindi po tayo nagawa ng tanong. Kaya ang nilalagay natin sa duluhan ay period, hindi na question mark, di ba? So, yun ang indikasyon na pwede po nating tanggalin itong do. Pag ginawa na nating indirect yung direct speech natin mula sa WH question. At ito po yung aking halimbawa para dyan. Why do you love me? Tinan nyo, may do. Ito, tinutulungan itong do, yung why, para masabi na yung ating sinabi ay isang tanong. Bakit mo ako mahal? Pero pwede rin niyang ibig sabihin, bakit mo ba ako mahal? Pwedeng yung ba doon, yun yung do. Okay, hindi ko lang nailagay, pero pwede po yun. So, naka-present tense, sabi nung girlfriend, noong lalaki, ha? Nung kunyari, kaibigan ko, yung may girlfriend siya. Tapos yung girlfriend niya, nagtanong doon sa kaibigan ko, okay? So, pag ginawa natin indirect speech yan, pwedeng tanggalin na natin yung do. Kasi yung do nga ay, yan yung nagiging trigger para yung sinabi ng tao ay maging tanong. Syempre, hindi na naman tayo nagtatanong sa indirect speech, kaya pwede na natin tanggalin. Tingnan nyo. She asked him, why he loved her. Tingnan nyo, nawala na yung do dito sa why he loved her. Kasi diba itong why he loved her, ito ay mula dito sa why do you love me. Oh, tingnan nyo, nawala na yung do. So, sana naintindihan nyo kung bakit nawala yung do. Kasi yung do, taga-trigger para maging tanong yung iyong sasabihin. Eh, naka-indirect speech. Hindi naman tayo nagtatanong. Kaya tinanggal natin yung do. Tinanong niya siya, bakit mahal niya
siya. Yun po. Naka-past tense. Kasi itong why do you love me? Present tense. Dagdag ideya pa. Kung napanood nyo na yung direct speech at saka indirect speech natin, yung unang lesson patungkol doon, wala na kayong katanong-tanong dito sa sasabihin ko ngayon. Kung ang sitwasyon po ay, kunyari, mag-boyfriend at mag-girlfriend pa rin sila hanggang ngayon at nagmamahalan pa rin sila ngayon, syempre, totoo yun. Syempre, di ba pag sinabing love, itong L-O-V-E-D, kumbaga, nakaraan na yung pagmamahalan. Eh kung hanggang ngayon totoo, pwedeng palitan nyo ng L-O-V-E-S. Ibig sabihin niyan, magpahanggang ngayon o ngayon, totoo na ngayon ay nagmamahalan pa rin sila. So, ang ibig ko lang sabihin, pwedeng palitan natin ito ng love, ng loves. Kung ang sitwasyon ay ngayon ay totoo pa rin. Okay? Yun po. Kaya, pwedeng she asks him why he loves her. Pwede rin po yun pag naka-indirect speech. Kung ang sitwasyon nga po ay may katotohanan ngayon. Okay? Yung action. At yung action natin dyan ay yung pagmamahalan nung dalawang tao. Okay? Ngayon, di ba kasasabi ko lang sa inyo na yung do pwedeng tanggalin. Pero pag ang ginamit nyo ay don't, bawal po tanggalin. Kasi importante po yan. Kasi hindi nyo masasabi doon sa kausap nyong tao na negatibo kung hindi nyo ilalagay yung don't. Kasi di ba yung don't ay negatibong salita. Di ba? Tingnan nyo. She asked him why he didn't love her. Okay? Tinanong niya siya, bakit di? Yung di, yan yung salitang didn't. Na kung saan ay naka-past tense. Kasi yung don't natin, naka-present tense yan eh. Ginawa natin past tense, diba? Kasi naka-indirect speech na. Kumbaga, napaka-importante po niyan. Hindi nyo masasabi doon sa tao na hindi. Kung tatanggalin nyo yung don't, diba? So, tinanong niya siya, bakit di niya mahal siya. Yun po yun. So, yun ang tatandaan nyo. Pag don't ang ginamit nyo, ilagay nyo yan. Pag do, pwedeng tanggalin nyo yan. Okay po? Ito naman po, WH question pa rin tayo. Kung saan po, kung mapapansin nyo, pagkatapos ng 3A, ang number 4 po natin ay yung question word, di ba? Pero yung question word, ituturing na rin natin siya na yung subject. Isipin nyo ha, siya na rin yung subject. At kalimitan po yung question word patungkol dyan na siya na rin yung tinuturing na subject doon sa tanong natin ay itong, nasa na yun? Yung who. Itong who. Dadagdagan ko lang po. Yan, itong who. Yan, kasama rin po yan sa WH question ha. So, ito pong who, pwede po yan maging subject. At ito po yung aking halimbawa para dyan. Who ate the burger? Sino ang kumain ng burger? So, yan yung direct speech, naka-past tense. Anong batas pag naka-past tense? Pag ginawa nyong indirect, gagawin nyong past perfect. Kaya magiging had eaten yung ate. Okay? At pansinin nyo to. He asked who had eaten the burger. Tingnan nyo. Yung who, siya na yung question word, siya pa yung subject o yung pinag-uusapan dun sa tanong. Pwede rin po yan mangyari. Kaya nilagay ko yan dyan. Tanong niya, sino ang kumain na nung burger? Yung sino dyan, yan na yung question word na who, siya rin yung subject dun sa tanong na who ate the burger? Kasi di ba itong who ate the burger? Itong who, yan yung subject dito sa tanong. Okay? So, makikitanda na rin po yan. Importante. Okay, huli na po ito. Kung saan, patungkol naman sa modal verb. Kasi pwede po nating samahan ng modal verb yung ating direct speech na tanong. Katulad po nito, why we can't swim? Pag ginawa nating indirect po yan, mababago rin po yung ating modal verb. Okay?
So, ito po yung batas dyan na dapat yung tandaan. Yung direct speech po na will, gagawin yung would pag naka-indirect. Pag can, could. Pag may, patungkol sa possibility o kung posible ba, gagawin yung might. Pag patungkol sa kung maaari, edi could, pwede ang gagawin nyo pag naka-indirect. Pag obligasyon, had to. Okay? Pag ang ginamit nyo ay must na direct speech, had to po in ang indirect speech. Pero ang ibig sabihin ay obligasyon. Yung must sa palagay, must din po pag indirect speech. Pag could, ganun din po. Pag should, ganun din po. Pag would, ganun din po. Pag might, ganun din po. Sana panuorin nyo yung unang direct at indirect speech po natin na lesson para mas maliwanagan kayo patungkol dyan. Okay? Kasi ang bawat isa po doon ay may halimbawa. So, ito na po. Why we can't swim? Bakit hindi tayo pwede maglangoy? Present tense, ha? Kasi ang ginamit ko ay can't. Okay? So, pag ginawa niyong indirect speech, magiging ganito. She asked why we couldn't swim. Okay? Past simple. Tanong niya, bakit hindi tayo pwede maglangoy? Okay? Noon. Kasi ito, itong why we can't swim ay pang ngayon. Kasi present tense. Okay? So, makikitanda na rin po. So, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana pag-aralan nyo ng mahusay yung direct at indirect speech patungkol sa declarative at question. Napakahalaga po kasi niyan talaga. Okay? Para hindi na po kayo malito. At thank you very much po kay Sir Nat, kay Ma'am Helen Tambong at Pambicol. Thank you very much po talaga sa suporta at lagi po kayong nandyan. At thank you rin po sa iba pang sumusubaybay at nagbibigay suporta sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.